Hi, Eric Aguilar here, and welcome to my YouTube channel. Dumating na yung product na in-order ko from Shopee. Condenser mic, V8 sound card, and phantom power na 14 volts. Samahan niyo ako mag-unbox. Siyempre, hindi na wala ang kailangan natin na tool. Pag-unbox, we'll check muna natin. Well, ito ang pinaka-item na hinihintay natin. Tingnan natin ito. Well, for one, ganda ng packaging niya kasi naka-bubble wrap siya. So, kahit na saan siya i-ship, kahit maalog siya, safe. So, let's see. Ito nga pala yung condenser mic na ito. Ito yung VM800 condenser microphone. Meron siyang mga inclusion. Off shield o filter para sa hangin na lumalabas sa bibig natin pag kumakanta or nagsasalita. And meron din siyang arm. Kailangan mo ito. Pagka yung mag-live-stream ka over song, kailangan mo siya para sa mic mo. Sabit mo na siya sa desk. Lock the desk and then adjustable siya. Then definitely, yung ating condenser mic. Professional Pro condenser microphone. And in order ko to sa price na 855 pesos. Tapos meron siyang shipping fee na 90 pesos. So nag-total siya na 945 pesos. Pero nagkataon, meron akong Shopee discount. Parang coupon na 100 pesos. So nalis. Naging 845 na lang siya. Including all of this. Let's see itong condenser. First time ko siyempre, condenser mic. Walang name na nakalagay. Hindi pa ako nakita ko kasi may nakalagay VM800. It was still cheap price, so isa. Ito yung nilalagay dito. Yung cup. Ano rin yan, pang bawas din yan sa hangin na sa sagap niya. Sound filtering na rin talaga. Bukod pa sa pop filter. Ito, okay, mic. Ngayon siya. Ito siyang sama. XLR. Para sa microphone. Kasa. Then, shock mount. Ito mo ilalagay yung condenser. Mamount mo siya dito sa arm. And then, wala siya dyan. Ito. Okay na. Kaya meron siyang instruction. Sa loob nitong box, wala siyang styro or anything or yung bubble wrap. Wala. Pero, I don't know. Okay naman. Wala naman siyang mga damage on it. Kasi. Tapos meron siya instruction dito. Ayan, specifications, usage, product service warranty. Sana applicable. Tara muna siya. Check natin yung arm. Ayan. Ayan yung alagay sa desk. Iipit. Ito yung sa arm. Okay. May kasama siyang yung for the ordinary mics. Yung pang microphone ordinary. Yeah. Pero definitely, hindi kailangan kasi meron tayong shock mount at condenser ang gagamitin natin. Hindi kasi dito yung condenser. So meron siya sariling shock mount. Extra! Kagandaan ito. Shock kasi, dito lang sa Philippines. QC area eh, pero hindi ba lang kung saan banda. So, mabilis lang siya kasi dumating lang siya sa akin 3 days. Ito lahat, itong mic tsaka inclusion. Specifically, iba-iba kasi yung seller ko na pinagbila ng mga items. So, yung VM800 na microphone, kay Phonebox. Phonebox yung pangalan niya sa Shopee. So, hindi ako sponsored or anything sa kanya. Pero sinasabi ko lang. Phonebox, lagay ko na lang yung link sa description ng shop post niyo i-visit. So, ito yung dito. Lagay siya dito. I believe durable naman kasi okay naman siya. Spring-loaded metal. Okay. And wala akong nakikitang damage. Okay naman siya. Nice. And then, yung ating pop filter. Let's see. Wow! Nice! Pamblock talaga siya ng hangin. Nice. Next, yung mga isa, sound card.
sound card siya. Kailangan kasi to. Kasi hindi lang siya basta pwedeng direkta yung mic. Saksak mo lang basta sa computer mo. Ganyan, hindi siya pwede. So may kikailanganin ka pa. So mahirap maging technical dito sa video na to. Pero sa susunod kong video doon ko i-share sa inyo yung mga some stuff na technical. Pero hindi sobrang technical. So live sound card. So ito naman sa Shopee din. Hot brand yung pangalan ng shop. Tapos ang price niya is 830 pesos plus shipping fee na 50 pesos. Kaya naging 880 pesos siya in total. So ang inclusion niya, siya mga wires, pati ba? Manual. Tingin madalas ko nakikita din sa iba rin eh. Ordinary na siya in a way niya. Malaki na rin ang nagagawa niyang tulong para dun sa condenser microphone. Kasi marami na siyang adjustments dito. Pwede mo na yung mic mismo, tapos volume ng mic dito, tapos yung echo ng mic mo, yung treble, tapos yung bass, kung gusto mo i-adjust mismo dito na direkta. So, and then meron siya pa dito mga ibang button, mga ano to, mga sound effects. Usually ginagamit ko sa mga live streams. Kaya live stream ka kasi, tulad sa mga radio stations, on air, meron ka biglang comedying sinabi, patawa. Pipindutin mo lang to. Bawa. Laughter. Yeah. We'll see. So far, walang damage. Okay naman siya. Ito ang mga inputs niya. Condenser mic, dynamic mic, headphone, earphone, charging. Nice. Ngayon ang pinaka-last yung ating Felibee USB 48 volts Phantom Power. Ginagamit naman to para din sa... Yung mic kasi, yung condenser mic, usually, at lalo na itong BMA 800 na nabibili ngayon sa Shopee, pwede na siyang magamit agad sa computer. With sound guard. Kaso, hindi siya ganun ka-powerful or kalakas sa volume. So, pagka ginamit mo siya, medyo mahina-hina pa yung dating niya. But, advisable talaga. Marami ng reviews din kung makikita niyo sa iba na bibili sila ng Phantom Power para ma-support. Tapos, maririnig yung difference. Mas malakas kapag may Phantom Power. Yun nga pala, sound card ko. Oo nga pala. 10 days to. 10 days bago dumating. Sabay-sabay ko silang in-order lahat. Pero yung mic, 3 days. Ito, 10 days. Matagal. Why? Kasi sa China pa siya. Sa China, sa Shinip. Sa Sub-Zip. Kanina sa BM800 yung condenser mic ko. Ito yung V8 sound card sa China pa to. So, kung ganun ka siya katagal, 10 days. Pero mapilis na rin yun, 10 days. Tsaka accommodating naman kausap yung seller. Itong Phantom Power na to, actually nabuksan ko na siya. Buksan ko na siya. Sorry. Nabuksan ko siya kasi I want to check kasi yung delivery iniwan lang dun sa guard. Baka kasi pag-check ko kulang-kulang, alam mo na, hindi lang yung point talaga actually. So, chine ko na siya agad. Hindi ko na inintay na gumawa ng video para mag-unbox. So, pero for the sake, pakita ko sa inyo ang laman din niya. Ito lang ang package niya. XLR for the microphone. Kahit na may sarili na yung sa mic, connector pa rin to siya. And then, USB cable para sa computer, sa laptop. Tapos ito sa dito sa Phantom Power. Ito. Felibee 48 volts Phantom Power. Ayan siya. So, and bili ko naman siya ng 899 pesos. Tapos may shipping fee na 50 pesos. So, umabot sa 949 pesos siya. Yung halaga na. At, 8 days naman siya. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tip kung paano nyo matatrack yung mga order ninyo ng accurate. Gagawin nyo lang, pupunta kayo sa Shopee account ninyo, tapos pipindutin nyo doon yung My Purchase. So, papakita ko sa inyo. So, pag nakita nyo na yung My Purchase doon sa account, click nyo. Pagpunta nyo doon, nakita yung product na binibili nyo. Nandun yung to pay pa lang, to ship pa lang, to receive pa lang, or completed na, or canceled na. Okay? So, ang susunod na gagawin nyo, pumunta kayo doon sa View Order Details. Click nyo lang yung View Order Details. Tapos, mapapadpad kayo sa order process. Yung order process ngayon dyan, may kita nang na-place na yung order nyo, nabayaran nyo na ba, or na-ship out na ba nila, or na-receive na, may date din yan sa ilalim kung che-checkin nyo lang. Kung gusto nyo ngayon ng medyo detalyado yung kanyang process, meron pa isang paraan. Gagawin nyo lang, scroll down nyo lang siya. So pag scroll down nyo siya, makikita nyo dun yung detailed na order process niya. So makikita nyo dyan, sa example ko dito sa microphone na to na binili ko,
order, so May 23 order has been successfully picked up ng JNT. Tapos May 26 yung order niya out for delivery na. So the same day, na-deliver din sa akin to. Nakita nyo, meron din date, tapos meron din siyang time. Okay? Now, kung gusto niyo naman ng mas detalyado pa lalo, mas nagagamit ngayon kasi dito sa Shopee yung JNT. Ang gagawin niyo lang, dito, makikita niyo dito sa gilid, yung sa left part, yung JNT Express, meron diyang number. Yung number na yan, copy niyo lang yan. Okay? Katapos yung copy yan, punta kayo ngayon dito sa jtexpress.ph. Hindi rin ako sponsor ng jtexpress.ph, ha? Pero Shopee, JT Express, baka naman. Anyway, sa website nila, gagawin nyo lang dyan, scroll down nyo lang yan, scroll down nyo, navigate nyo lang yan, dyan, ganda. Nakikita nyo ngayon dun yung ito. Yung shipping rates, trace and track, find branches. So, dun lang tayo sa trace and track. So, trace and track, makikita mo dun meron ka dyan space. Dyan mo ngayon ipipaste yung kinopy mo kanina number ng JNT sa Shopee. Paste mo ngayon dyan, click mo ngayon yung track, and then lalabas ngayon dyan yung detail. Ito ngayon ang lalabas dyan. Tapos, makikita mo ngayon dyan yung detail lahat ng process. Pababa, mas detalyado. Scroll down nyo lang, nakikita nyo na yun. Yun yung para sa mga meticulosong gusto talagang italyado kung nasa na siya oras and time. Usually kasi ito sa Shopee, summarize lang kasi yung ginagawa nila. Kaya kung ikaw ay parang excited ka, gusto mong makita yung detail ano nang nangyayari, dyan, mas maganda. Ngayon, bibigyan kayo ng bonus tip. Bonus tip ko sa inyo, kapag bibili kayo, Shopee or Lazada, mga items na gusto nyo, meron kayong mga dapat tandaan para pagdating ng mga product ninyo, wala ng problema. Wala nang return, refund, cancel, wala na. Ano yun? Bibigay ko yung tip sa inyo. First tip is, syempre, kailangan, alam mo yung product mo, yung exact product na kailangan mo. Kasi hindi lang ba sa, type mo lang doon, mic. Maraming mic. So, kailangan, alam mo yung exacto. OBM 800, na-search ko na kasi ito. Number one kasi, i-research mo yan kung yung product, exact product na kailangan mo. Then, pag nakuha mo na siya, definitely, pag click mo ngayon sa Shopee or Lazada, marami yan eh. Marami sila eh. So, medyo, ma-overwhelm ka, alin dito, saan dito. So, gagawin mo lang, simple lang. Yung mga shop, sa Shopee lang tayo muna mag-example. Sa Shopee, may kita mo doon, tawag niya doon mga shop. Kung ano-ano, iba-ibang mga thumbnails, picture. Ang gagawin mo lang doon, mamili ka ng tatlo na shop. Okay? Yung tatlong shop na yon na meron sila nung exact product na kailangan pumili ka. Paano ka pipili ngayon? Ito ngayon. Unahin mo agad tignan sa Shopee kasi nakalagay doon, product sold. Itong mga to, yung mga products na to, napili ko sila. Kasi meron doon mga 600 product sold na, 200 plus product sold na. Meaning, sabihin, walang naging problema. Nakabenta na sila ng marami. Product sold. Okay, then, pagpasok mo ngayon sa shop nila, ito yung susunod na level. Kapag may tatlong shop ka na, na malalaki ng marami na nabenta, paano kayong pipili ngayon sa tatlong shop na isa lang ng product? Tatlong shop na yon, pasukin mo sila isa-isa. Pagpasok mo, isang shop, gamitan mo na tinatawag ko, RIP location. Yes. RIP location. Hindi siya rest in peace location, okay? Yung saan ka, saan ang Himalayan, hindi. Ginamit ko lang siya kasi mas madaling tandaan. Catchy. RIP location. Ano yung sabihin ng RIP location? R is yung review. I is yung inclusion. P is yung price. Then location is location ng shop niya. Ako yun. Personally, yun ang ginagawa ko. RIP location. Tignan mo yung review, tignan mo yung inclusion, tignan mo yung price. Madedetermine mo na ngayon kung alin doon sa tatlong shop yung mas maigi para sa'yo. Definitely, sa isang shop, mayroong may inclusion like yung pop filter, yan, may arm ng kasama yung mic. Ayun, dito, paano kung ito rin, may ganun din na package din. Ito, may ganun din yung tatlo sila. Pero ang pinagkaiba nila, pricing. So dito, 850, 860, 870, sa 850 na ako. 850 di ako, parehas na ang inclusion. Dito na ako. Pero wait, nandun ko pala sa inclusions. Nandun ko pala sa price. Check mo naman yung review. Check mo sa reviews niya doon sa baba. Sasabihin ko sa inyo, hindi mawawala, meron din doon
mga nag-i-error or mga minsan kulang ang delivery, kanya hindi maiwasan, hindi magiging 100% talaga lalo na pag-business. Pero ang i-check nyo lang doon, yung percentage na mas mataas yung porsyento na mas maraming good reviews kaysa sa bad reviews. So ako tinitignan ko doon yung good review pag smooth transaction, mabili, accommodating, at nakakausap yung seller, kasi may mga seller na hindi nakakausap. Although, meron akong product na nabili rin na hindi ko nakakausap yung seller, pero okay naman, kleto naman yung product, maayos naman. So yun yung mga tatandaan nyo. Usually sa mga review, ang titignan mo doon yung rating niya, yung comments doon, kung ilang taon nang nag-join yung shop sa Shopee, kung gano'n siya katagal, gano'ng karami yung products niya, gano'ng karami yung mga nabenta niya, tapos yung cancellation rate niya. Nandun yun, ganda, maganda doon. So doon, match-check mo na agad yun. Before ka pumili, pili ka doon sa tatlong na nakita mo, okay ang RIP location na. Pagdating naman dito sa mga binili ko, at tatanungin mo kung cancelan, ilalagay ko na lang yung link sa description dito, sa baba. Pero hindi ako affiliated sa nila, hindi nila ako sponsored. I'm just trying to help. Kung gusto nyo yung direkta na napili ko na, na-check ko na yung RIP location, okay naman sila. But, kita nyo naman, okay, kompleto naman sila. Para naman sa product testing, panoorin nyo yung susunod kong video. Kasi gagawa ako ng budget-friendly gear setup para marinig nyo na din kung ano ang tunog nitong mga to pagka nilagay natin, sinaksakman natin siya. Okay? Kung meron kayong mga gear recommendations, tulad nito, or mga comments or tanong, please do comment lahat yan sa baba para malaman ko naman, turuan nyo naman ako, or kung ako'y nakatulong sa inyo, comment nyo na rin kung nakatulong nga ba talaga ako sa inyo. Sa ngayon, yun lang. Thanks for watching and I hope mag-subscribe ka sa akin. Like mo na rin yung video. Thank you!